Mabuhay mga Jais! Welcome sa aking channel, Indayana TV! Marami ang nagtatanong kung paano ako natutong magsalita ng salitang Arabic. Alam naman natin na mahirap matuto ng isang salita kapag hindi natin araw-araw naririnig or ginagamit, or lalo na kung hindi natin ito pinag-aaralan. Pero bago yan, ako nga pala si Indayana, all the way from Saudi Arabia. At kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. And pindutin mo na rin yung bell button para updated ka sa aking mga susunod na video. At ngayon, excited ka na ba na malaman ang mga paraan na ginawa ko para matuto ako ng salitang Arabic? So huwag nating patagalin pa, simulan na natin! Paano nga ba tayo matuto ng salitang Arabic? So sa video na ito ay i-share ko sa inyo ang ilang paraan kung paano ako natuto ang magsalita ng mabilis ng salitang Arabic. Madali kong natutunan ang salitang Arabic habang nagtatrabaho ako dito sa Saudi. Pero bago yan, disclaimer lang po, ang lahat ng i-share ko sa inyo ay base sa aking karanasan sa mahabang panahong pagtatrabaho ko dito sa Saudi. Number 1, pagbabasa. Alam naman natin, ang pagbabasa ay isang malaking tulong para malaman at matutunan natin ang isang bagay kung paano natin ito gawin. Hindi siguro lingid sa atin ang OWA. Ang OWA, bago tayo pumunta dito, is may binibigay silang module para pag-aralan natin at matuto tayo ng salitang Arabic. Palagi ako nagbabasa ng module na binigay sa akin ng OWA. Nakalagay doon ang mga basic Arabic na laging ginagamit ng mga Arabo. Hindi pa kasi uso ang cellphone sa akin noon, kaya nakahiligan ko ang pagbabasa. At ito na rin ang naging libangan ko. Number 2, pagsusulat, take note or take down note. Hindi lingid sa atin na ang pagsusulat ay isang napaka-importanting gawain para hindi natin makalimutan ang mga bagay na gusto nating balikan. Isinusulat ko ang mga salita na lagi kong naririnig sa aking amo na lagi niyang sinasabi sa akin. At pag wala na akong ginagawa o wala nang trabaho, binabalikan ko ang mga salitang yon at tinitingnan ko dun sa module na binabasa ko palagi. Number 3, pakikipag-usap sa aking alaga. Sabi nga nila, makulit ang bata. At lahat ng kanilang sinasabi at gustong gawin ay ipagpipilitan nilang paintindi sa'yo para maintindihan mo sila. At yun nga, dahil sa palagi kaming magkausap ng aking alaga at palagi kaming magkasama, natututo akong magsalita ng Arabic dahil na rin sa mga sinasabi niya. Talaga namang napakalaking tulong nito sa akin para matandaan ko ang ibang salitang Arabic na madalas nilang sinasabi. Number 4, panonood ng telebisyon or watching TV. Ito ay madalas naming ginagawa ng aking mga alaga kapag free time. Nasamahan ko sila para manood ng TV. At habang nanonood ng TV ay nagkakaroon ako ng idea kung ano yung mga salitang iyon na kanilang binabanggit at tinatandaan ko. And pagkatapos nun, tinitingnan ko ulit siya sa module na binigay sa akin ng OWA. And sa pang-araw-araw na binabanggit nila ay nakukuha kong banggitin yung mga salita na sinasabi nila sa akin. Number 5, huwag kang mahihiyang magtanong. Alam naman natin na ang pagtatanong ay isang magandang paraan para malaman mo ang isang bagay na hindi mo alam. Huwag kang mahihiyang magtanong sa iyong amo kapag hindi mo alam ang isang bagay at hindi mo naintindihan. Dahil sila mismo ang gagawa para ipaliwanag sa iyo kung ano yung bagay na sinabi nila para maintindihan mo. At yun mga guys, ang limang paraan na ginawa ko para mabilis kong natutunan ang salitang Arabic. At kung ikaw gusto mong matutong magsalita ng Arabic, subukan mong gawin ang limang paraan na ito para makatulong sa development ng iyong pag-aaral sa pagsasalita ng salitang Arabic. At kung isa ka rin nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia at natuto ka na ng salitang Arabic, comment down below kung paano mo natutunan ng mabilis ang salitang Arabic. Lagi nating tandaan, lahat ng bagay ay madaliin nating matutunan basta ito ay ating paalamin at pag-aaralan. At kung mayroon kang katanungan or suggestion,
Just comment down below. Lagi nating tandaan, maging matiyaga, maniwala, at magtiwala para ang isip mo ay maging mapayapa. So, bye!